Hi mga farmers! So welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Good morning sa inyong lahat. Yan, masayang-masaya tayo ngayon. Ayan, tatlong masaya yan dahil babalik lang natin dito sa farm ko dito sa Bohol. So, for today's video, mga ka-farmers, bibigyan ko lang kayo ng mga shorts, video clip sa mga dapat ninyong abangan dito sa aking farm. Ayan. So yun mga ka-farmers, ikot-ikot tayo dito at papakita ko sa inyo yung mga nabago dito. Kung mapansin niyo sa likod ko, yung mga saging na natumba nung bagyo, ayan, medyo malalaki na. Yung mga tilapia natin, baboy, manok, at yung may mga bagong nagawa dito. So lahat yan ipapakita ko sa inyo sa short clip ko dito sa aking Back to Farm vlog. Ayan. So tara mga ka-farmers, simulan na natin. Oh,
Ating short clips na pinakita ko sa inyo sa mga dapat inyong abangan dito sa aking farm, sa aking YouTube vlog. So, di ba, napakadaming mga bago, mga ka-farmers na nadagdag. So, madami akong bagong tanim. Madami rin akong mga alaga na nadagdag din. Kaya nakita nyo, hindi ko nga lang na-videohan mga ka-farmers yung bibe. Pero, yan nyo, i-vlog na lang natin yung mga bibe natin. Or yung itik Pinas. Ayan. So, kung mapansin nyo lang dito, mga ka-farmers banda. So, ayan. Medyo masukal yung ano yung bahagi ng farm. Kahit dun sa harapan, medyo masukal. Sinadya ko po ito, mga ka-farmers, na hindi po imower, tsaka hindi po siya, ang tawag dito, hindi po lagyan ng pampapatay ng damo na gamot. Kasi, dati mga ka-farmers, ang tumutubo dito na damo is kugon. Yan, dito banda. Lahat buong farm, karamihan po ay kugon yung tumutubo. So, familiar naman tayo sa mga magka-farmers natin dyan na kapag kugon yung tumutubo sa ating mga lupa is mahirap po talaga taniman at hindi humataba yung lupa dahil malakas po kumain ng sustansya ang kugon, kaya lumalaki po ng sobrang laki yung mga damo. At yung pong mga tubig, sila na po yung sisip-sip kaysa po sa inyong mga tanim. So, hinayaan ko po siya mga ka-farmers na ganyan, tinaniman ko ng mais, kalabasa, munggo, at saka po ng eto po, munggo. Makita ninyo, may munggo tayo dito. Ayan. Sinabuyan ko lang yan ng munggo dito sa lahat ng buong lupa ng farm. Ayan. So, yun mga ka-farmer. So, kaya nung So, hinayaan ko lang yung mga damo mga ka-farmer. So, after ng kugon, nung nag-spray kami kasi dito dati. So, may tumubo, konting makugon lang. Pero may mga pumalit na ibang mga damo. Like ganitong damo. Ayan, yung mga ganitong klaseng damo. Tapos yung iba naman, ito, yung ganyan. Yung parang may star-star sa taas. So, yan mga ka-farmers, yung mga ganyang klaseng damo na pumalit, hindi na kugon yung nandito. Ganyan na yung pumalit na mga damo. So, okay na yan mga ka-farmers, kaysa sa kugon. Ayan. So, pagkatapos nito isprayan itong mga ganitong klaseng damo, mabilis naman itong mamatay. So, mabilis na tumaba yung lupa natin. Kung makita ninyo, ayan ang tataba ng mga tanim natin. Ayan yung mga munggo, pati yung pinakita ko sa short clips, sa short clips kanina mga ka-farmers na mga mais natin. Nakita nyo, ang kakapal ng damo. Ang kakapal ng mga dahon. Compare dati sa mga tanim ko na mapapayat yung mga mais. Pati saging natin, kung mapansin nyo, ang gaganda ng tubo, ang gigreen ng mga dahon. So, at least nakakatuwa at wala na tayong kugon dito sa farm ng mga damo. At pinalitan na ng mga okay na damo naman yung pumalit. So, madali na yan mga ka-farmer. So, lilinisin at or pwedeng imower, pwede natin i-spray yan. Pampatay. So, banda dito, nag-spray na tayo. Ayan, kung nakita nyo, medyo brown na. So, yung mga munggus naman na tinanim ko dito sa farm, after harvesting yan, hahayaan lang natin na mabulok yung mga puno nila sa lupa. So, kasi yung pagbubulok ng kanilang mga puno, so isa rin yan sa makakadagdag para sa pataba natin dito sa mga lupa natin sa farm. So yun mga ka-farmers, oh, diba? So lakad-lakad tayo.
So, baka kasi may mag-comment sa inyo na, ma'am, ang sukal naman po ngayon sa inyo. So, talaga pong sinadya natin yan na hindi muna po palinis. At okay naman, luckily nga, nawala na po yung kugon. Problema ko po kasi yun dito sa farm kasi makakapal yung kugon. So, yan. So, yung mga manok natin, ayan. Mga manok. So, yan, mga kasama natin dito. Dami ng tao ulit. Umaga kasi ngayon eh. Dating ng mga tao. Yan. So, ito yung storage natin. Hindi pa nga lang medyo malinis. Linisin na lang natin soon. So, yan. Yung storage natin ng mga gamit. So, yun lang mga farmers para sa video na ito. Alam ko masaya rin kayo na nakabalik na ako dito sa farm. At marami talaga kayo na aabangan ng mga next vlog ko dito sa aking farm. So, yun lang mga farmers para sa video na ito. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para palagi po kayong updated sa lahat ng videos na i-upload ko about sa aking farm. So, yun mga farmers. So, thank you for watching and happy farming!